What is up guys? Hello, kumusta? Isa na namang event vlog ang meron tayo ngayon. Ang ganda ng background natin. Nandito tayo sa San Antonio, Zambales. Ayan yung mga isla na pinupuntahan dito sa San Antonio, Zambales. Hindi ko lang sure kung yan ba yung Capones Island na tinatawag. Beach wedding tayo ngayon. Kita nyo naman, tirikang araw. Magsasabit tayo ng string lights dyan. Tapos ang ceremony dun sa kabilang dulo. Unloading na kami. Actually, pangalawang set ito. Hindi na namin nakuhanan yung kanina dahil sobrang bilis naming na-set. 30 minutes lang, lima kaming nag-set. Very basic set. Naiwan na dun yung dalawang tropa. Tatlo kami dito. So mamaya, bago magsimula ito, tapos na sa kabila. Susunduin ko naman sila. Set up muna namin. Ito yung mga gagamitin namin. Beam 260. Dalawang sub. Apat yung audio center namin. Natumbahan kami ng isa nito dun sa isa naming set rooftop nung nakaraang araw. Buti na lang hindi malala ang damage. Medyo masakit sa puso. Mamaya papakita ko sa inyo kung anong naging damage niya. May dala kaming tent ngayon. Tables, mga string lights. Eto, hindi ko pa ba napakita to sa inyo. Yan naman yung mga patch cable. Mga maliliit na cable. Hiniwalay ko. By group din. Power cords. Mga input cable ito, like yung mga 3.5mm na jack. Tapos yung maliliit na gadget like DI boxes, DJ controller, battery, mga handheld mic na dyan. Yung dalawa nating bagong Joso na mic. Yung soundcraft ko gagamitin namin sa ceremony mamaya. Yung DL sa reception, mga malalaking cable. Crate na yung gamit ko sa mga malalaking cable para mas matibay, matigas. Ilaw ang laman nito. Ito puro cable ng laman niya. Tapos string lights. Mga support pinakamahalaga pag outdoor. Itong light stand na gamit namin ngayon, BTS ang brand. Hindi ito yung usual na nakikita nyo sa mga set ko. Ito guys yung bumagsak na speaker nung last setup namin sa may rooftop. Bumagsak. Natumba ito na naka-tripod. Medyo mataas ang pagkaka-mount namin. Nasa rooftop kami. Sobrang lakas ang hangin. Buti na lang ito lang naging damage niya. As in, lumagapak to sa sahig. Siguro na unang tumama to. Thankful naman at mababaw lang. Tsaka ito. Tsaka itong sa gilid. Tapos yung pole mount niya, dahil nga naka-tripod yan, medyo umangat. Good thing is hindi yung mukha ang tumama. Yung pole mount niya, umangat ng konti ito. So yung isang tornilyo dito medyo lumuwag. Kinalas ko yan, tapos pinantay ko tong metal. Buti yung metal niya nabe-bend, hindi yung pundido na parang cast iron. Ito metal siya, na pag naiupi, pwede mong i-bend. So pagka maluwag ang schedule ko, tatanggalin ko tong apat, gagawa akong panibagong butas. Total hindi naman halata. Iuusog ko lang na ganun para mas mahigpitan ulit silang apat. So, lesson learned, pagka mahangin, huwag masyadong taasan yung pagkakatusok. Ang reason naman kaya natin tinataasan para mas malayo yung marating ng tunog. Yun nga lang, kahit na anong ingat-ingat mo, hangin lang pala yung nakapagpatumba. Pero sabi ko nga, halos hindi mo makikita yung naging damage. Ito lang. Napakaliit lang. Halos hindi man napano. Mas mukhang bago pa rin siya kumpara sa iba na hindi gaanong maselan sa mga gamit. Puro gasgas na yung iba, lalo na dito sa mga kanto-kanto. Pero ito, from day one. Actually, nauna pang in-order yung bag bago dumating yung mga speaker. Kaya talagang
maayos, walang gasgas. Masailan ako sa gamit. Pagka may mga gasgas na yung gamit, medyo nawawalan na akong ganang gamitin. Kaya pagka ganun, benta bago tuloy ang maluma, tapos bili ng bago. Ganun ang ginagawa ko para mapanatili ko na bago lahat ng gamit ko. So itutusok ko na siya dito. Gagawin naming dalawa ito mamaya. Dito yung ceremony, tapos doon yung reception. Nandito na naman tayo sa exciting part. So ito yung provided nila sa atin, yung bago, 40 amperes. Tapos yung distro box na dala ko, meron siyang 32 amperes. Wala naman tayong banda, so kayang-kaya na niya yan. Ingat lang kayo sa pag connect sa ganyan. I-treat nyo pa rin na may kuryente yan kahit na alam nyo naka-off. So ito yung una kong dinudugtong, size 10 ito. Hindi ako nakarekta sa royal cord para ito, at least kahit naputul-putulin mo, matagal bago mo maubos to. Sayang kasi yung royal cord pag yun yung pinuputol. Yan, pag naidugtong nyo na, make sure na wala siyang galaw. Pag nagdugtong ako, pinaghahati ko para magkabila, may kapit siya, hinahati ko. Kasi pag hindi mo hinati yan, nasa isang side lang, medyo nakapaslant siya. So ang ginagawa ko, hinahati ko siya para pag ganun ang pasok niya. Kailangan walang alog yan. Okay. All set na yung aming ceremony. Wired ang gamit namin para masigurado. Kasi usually ang ginagamit sa SDE ay yung sound na galing dito. Kaya ayaw naming magbaka sakali. Para siguradong malinis, wired ang ginagamit namin sa ceremony. Tsaka hindi naman sila naalis ng pwesto dyan lang. Yung ibang pastor gusto naka-stand pa yan. Dadagdagin namin ito mamaya, gagawin namin dalawa. So isang mixer lang dito. Actually, saktong-sakto lang oh. Dalawang mic doon sa pastor, sa couple, dalawang singer, isang gitara, isang keyboard. So kung may background music ka, pwede pa dito. Kaya pagka sa mga wedding event, kailangan at least 8 input. Pero itong sa akin 7 lang. 6 na mic, isang stereo. Pero ito ang dami ng ano, dami ng event ang na-cater nitong mixer ko na to. Kung kaya ng mas malaki diyan, mas maganda para may spare ka. Nagtotono na rin si Jay doon sa kabila. So, pahinga lang kami after nito, string lights naman. Mamaya na 'yung mga ano namin, mga parlet na naka-tripod. Heto yung mga tubo ng string lights. Sukat ko yan dito sa H1. Di ko na yan binababa dyan. Apat na set. Set yan kasi merong nakalagay sa loob niyan. Yun yung iaangat ko para tumaas siya. Kasi hindi mo naman pwedeng karganto ng mas mahaba sa 9 feet. 9.5 feet ang haba nitong body ng H100. Ayan. Yan o, may karugtong siya. So kung gusto naming taasan habaan, iaangat lang ito. Tapos may mga butas yan. Kung halimbawa hanggang dito lang, lagyan mo lang ng pako dyan. So hanggang dyan na yung ano, pagtatalian. Tatayo na namin yung mga poste. Ayan o. GI-5 yan, ang gandang tignan. South China Sea na ito. Capones Island. Hanggat yan mas maganda, mas malalim. Hanggat kaya nung pala. Yun yung tubo. Pati ang hagdan na yan sa akin yan. Mas magandang ano, hindi tayo nahiram. Magpundar tayo ng sariling gamit. 1 PM, medyo maaga pa. Ongoing na dun sila sa kabilang event. Maya maya susunduin ko na sila doon. Ibabaon namin to para may panghila kami doon sa
poste ng string lights. Kasi walang tatalian sa area na to, kundi magbabaon sa lupa. Tapos may alambre yan. Pasimula na yung ceremony doon, guys. Magra-rundown lang ako ng setup namin dito sa reception. Medyo maingay lang kasi mahangin, kabindagat tayo. Ito yung entrance nila mamaya. So nakaharap tayo ngayon sa stage ng reception. Meron tayong one per side ng Audio Center SA312. Meron tayong one per side ng Beta 3 natin na B118A na sub. Meron kaming isang delay dito. Pag medyo madami yung tao dito mamaya, gagawin kong dalawa to. Four per side yung ating ilaw. Amber white yung sa magkabilang side, RGB yung sa gitna. Same set yan. Tapos meron akong 100 bulbs na string lights. Medyo nahirapan namin isabit dahil dito sa kabila, dito lang kami sa kanto ng bubong nagsabit. Expect ko kasi dito yung reception. So may mga puno akong pagtatalian, and then yung tatlong dalakong tubo dito sa isang side ko ilalagay. Kung nasunod sa ano yun, mas maganda yung pagkakasabit ko ng mga ilaw. Pero sa ngayon ito, okay din naman ito. Pagka dumilip na, mas maganda rin ang liwanag na ito. Meron kami nga dalawang PIM 260 at saka dalawang aerolights na pang uplight lang ng, actually wala namang iilawan sa backdrop eh, kasi anipis lang ng backdrop. Ito lang yung iilawan ng pang backdrop, yung bulaklak dito. Tsaka may chandelier dyan at tsaka may mga manipis na fairy lights. Kaya wala na tayong ganong iilawan sa backdrop. Parang bohemian, rustic ang tema nila na may mga white na ganitong chair. Tapos, syempre yan yung mga kable natin. Kailangan lahat na natapak-tapakan siguro ito. Pero kanina, pinagtabi-tabi na namin yan papunta doon sa boat. Ito yung aking metal pole. Ganito siya. Ang size nito ay 1.5 na GI pipe. Yung manipis lang, kahit wag na masyado makapal. Tapos yung kasunod niya na size, yung sakto lang dito sa loob. Tapos nilagyan ko lang ng pako. May mga butas-butas yan. So pwede kong i-adjust yung height niya. Then dito sa boat, dala ko yung tent namin. Naka-ready na yung pang-acoustic mamaya. Ilalatag na lang dito. Show Art DMX 2024. Meron tayong computer para sa music source. Virtual DJ ang gamit natin dyan. Numark DJ controller. iPad 6. Tapos sa Mackie DL 1608. Ang mga mic natin from Joson. Ito yung pinaka brand new na Mount Alps at saka yung Mount Everest na version 4 yung nasa baba. Ito yung mga handheld. EBL pa rin ang battery natin. Tapos meron kaming maliit na fan dito. May dalawang bulb ng string lights yung sumobra dun sa labas. Pinasok ko dito para may liwanag kami mamaya. Yun yung hagdan ko tsaka yung pala. Ito, inayos ko na to kanina. Ayusin ko na naman ulit dyan. Natapak-tapakan siguro. Tapos itong aking power distro, ito yung dala ko, yung kahoy na gawa ko rin ito. Medyo makapal lang yung kahoy. Dapat dito yung 1.5, 3/4 ito. Matibay siya pero ang laki kasi pantignan. 32 amperes, tapos naka-industrial male plug mounted dito. And then itong female, isang 32 amps. Meron tayong pilot light dyan. So pag may supply na yung linya, iilaw na to pag tinaas mo yung breaker. Ang distribution ko ng supply, eto sa speakers, eto sa isang speaker doon sa delay. Baka may mga kumuha din ng supply doon sa akin, kaya 14 ang nilagay ko. So ito speakers dun sa harap, then mga ilaw sa harap, ito sa boot, tapos ito sa string lights. So may spare pa akong isa. Ang linya nito hindi naka-parallel. So kada isa nito, rekta dun, ito rekta doon,
Eto, rekta doon. So, hindi tayo nagja-jumper dito. Mas maganda yung ganun. Mula doon, papunta doon sa tatlong outlet. Okay? What is the hashtag that we are going to use when we post our photos in this wedding of Tomo and Jean? Who would like to give me an answer? If you ask you guys later on, pero ngayon, gusto ko ongoing na yung aming reception. Ang gamit niyang mic ay ang ating bagong Joson Mount Alps. Medyo tutukan lang kaya very good yung mic natin ngayon. Although open area tayo. Sige, ikaw na po ang tatanungin ko, sir. Tapos yung gamit ng mga co-or ay yung ating Joson Mount Everest na version 4. Malay nyo, nakikinig na sila ngayon doon. Kasi syempre mamaya hindi lahat makakapagsalita. Salamat sa magandang ano panahon. Although may mga pulo-pulong ulap, nakaready yung mga pantakip natin. Huwag kayong pakampante, basta outdoor. Expect the worst. Kami nga nakatent dito. Oh, yan. String light sa amin din yan. Okay, yan. What about another Nina? Andito ba si Nina? May merienda na yung ating mga... Kasi na ba yung body book ko? San si Alvin? Ayun, si Nina Rosalina Gallardo. Ayun, si Nina. O, diba? Ang galing ko nang mula ako lang. Diyan na siya agad. Request for hints to our coordinators. Magandang gabi guys, ayan, uwian na, ligpitan na. Kanya-kanyang ligpit na kami. Kung nagpupo na, sila nagtatabi ng mga ilaw, baklas string lights. Yung dalawa nagpupo na, nagro-roll yun ng kable, nasaan sila. Tapos nilalatag namin yung mga... Ito kasi madalas nawawala eh. So magkakapatong yung magkakamuka... Tapos nakagroup yan, bibilangin ko yan bago ikahon kasi sa susunod na mga araw pa yung next event namin, medyo magpapahinga na yung mga yan, kaya inventory. Pag sunod-sunod ang mga event namin at mga pagod na sila, hindi ko na binibilang yan. Basta ligpit, lagay sa kahon, karga sa sasakyan, din uwi na. Given naman na ano, pagod sila kaya hindi na ako nag-inventory. Pero pagka ganito na medyo matagal yung susunod na set, I'll make sure na mag-inventory kami para kung may mawawala, alam namin. Minsan kasi pag matagal din nag-inventory, iisipin mo kung saan event na wala. Hindi mo na maalala kung saan mo pwedeng balikan kasi nga matagal kang din nakapag-inventory. Pero pagka minsan malilate na bagay lang yung mawawala, okay lang yan. Kasama yan sa ano, sa mga losses. Pero hanggat kaya nating maiwasan, syempre, iwasan natin dahil hindi biro yung mga investment natin sa mga ganitong gamit. So, ayun, para mabilis na kaming magligpit, dito ko natataposin itong aming vlog. Sana nagustuhan nyo. Big shoutout kay Boss Joson sa pagpapadala sa atin ng mga bagong mic. Very good ngayon yung naging performance ni Joson na Mount Alps. Yung Mount Everest na version 4, konting adjustment pa siguro doon sa frequency setting namin para mas malinis dapat sana siya kanina. Pero si Mount Alps, minsan lang siya na iset, hindi na nagloko. Kahit na nasa open area kami, beach area, very good si Mount Alps kanina sa amin. Alright, so patuloy natin silang itetest sa mga susunod pang event para malaman talaga natin yung ganda ng kanilang performance. Pinatay na ako ng ilaw. Bye-bye! Ito yung napuruhan. Yung
yung mounting niya. Ito na UP ng konti ito, pero naituwid ko na. Buti na lang pa ano siya, ah, pwede siyang ibalik. Hindi siya pundido. So, ganyan yan. Since yung side ang nauna, tapos naka-tripod siya, so umangat siyang ganun. Umangat siya ng konting-konti. Kaya, yung tornilyuhan niya, medyo umangat. Hindi siya nakarekta sa kahoy. Hindi ko alam kung anong tawag dito eh. Kaya, ayun, umangat. Ang nipis lang ng kahoy ng ano eh, ng audio center, kaya medyo magaan. Isang reason din kaya medyo magaan. Yan lang. Kaya, tapos, nakaltasan pa dito. Kaya ito, ang nipis lang ng part na to. So, ngayon, ililipat ko siya dito. Bubutasan ko, tapos ibabaon ko to. Bago ko i-screw yung metal, ano niya. Ball mount. Nabutasan ko na maliit. Huwag yung bibiglayin sa malaki, baka hindi ko binigla sa malaki, baka sumobre. Mahirap na. At least pag maliit, pwede mong lakihan. And tinipan ko to para lang hindi ma-shoot sa loob yung ano, yung kusot. Hindi ko masyado nilakihan para makapit ito. Dapat ang kasing size niya halos yung butas. Para makapit siya. I think ano na to, swak na. Subukan ko. Medyo pundido yung ano, yung ngipin itong, hindi ko alam kung ang tawag dito eh, kaya dapat ano lang. Murahan lang talaga. Eto na siya. So, nilagay ko lang dun sa pagitan. Tagumpay. Ayos na. So, maano na ulit, matigas na ulit, matibay na ulit yan. Nilipat ko lang ng tornilyo dito sa mga pagitan. So, yun. Dito lang siya napuruhan. Tsaka, yun nga, umangat siya dito. Pero all goods na ulit ito. Hindi naman na paano ito, gumagana pa rin naman siya.